Kumusta mga brad? Sa ngayon nga po, hindi na lang mga Japanese brand at Chinese brand na mga scooter ang namamayagpag dito sa Pilipinas. Yung mga ibang brand nga po na nanggaling pa sa ibang bansa, unti-unti na rin po sila nagpapakilala dito sa atin. Katulad na lang sa brand na Hero Motorcycle. Dati nga po, doon lamang siya sa India. Pero ngayon, nandito na po siya sa Pilipinas. Unlike nga po sa ibang mga Indian motorcycle or Indian scooter, medyo pandiinan din talaga yung mga design nila or yung mga looks nila. Kaya nilang sumabay sa mga leading brand. Pero pagdating sa presyo, abot kaya. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpadit sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, siguro naman yung ilan sa inyo alam na kung ano ang brand na ito, ang Hero Motorcycle. Kamakailan nga po, dinala na siya dito sa Pilipinas. At ang isa nga po sa mga pangmalakas ang scooter na ipinakita nila, walang iba kundi ang kanilang Hero Zoom 110, na sinasabi nga po ng ilan na tatapat daw sa Honda Beat ni Honda. Why not, 'di ba? Kung maganda 'yung maipapakita niya, mangingibabaw talaga siya. Yung Honda Beat kasi subok na talaga 'yan. Matibay at matipid sa gasolina. Kaya hindi po nakapagtataka na isa ang Honda Beat sa pinakamabentang scooter or motor ni Honda. Kasunod ni Honda Click. Pero alam nyo ba, naglabas naman po ng bagong scooter itong Hero Motorcycle. Pero hindi pa dito sa Pilipinas. Nandun pa po sa India. Yes po, sila po talaga ang mauuna. At ang motor nga po na ito walang iba kundi ang Hero Destiny 125. Wow! Kung titignan nga po natin yung itsura niya, maganda naman talaga siya. Kung sa forma, talagang maporma din naman siya. Kung ikukumpara nga po doon sa old version niya, di hamak na mas gwapo na talaga to. Sabi pa nga ng ibang Indiano, nag-i-improve na talaga yung mga design nila. Kaya karamihan nga din po sa kanila, tuwang-tuwa. At ang tanong nga po ngayon, makakarating ba ang motor na ito dito sa Pilipinas? Siyempre naman malaki talaga ang tsansa. Kasi nga meron ng Hero brand dito sa Pilipinas. Kaya para nga po doon sa mga taong mag-aantay, magantay lang kayo. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lang natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Hero Destiny 125 na mayroong 124.6 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves, fuel injected, kaso lang ito po ay naka-air-cooled pa din. Ah, panis yan sa Honda Click 125. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay merong 9 horsepower at 7,000 RPM, 10.4 Nm of torque at 5,500 RPM. At dahil nga po, kalalabas pa lamang sa motor na ito, wala po tayong idea pagdating sa kanyang top speed. Ang kanyang tangke ay kaya magagana ng 5.3 liters fuel ng capacity na kumukonsumo naman po ng 59 kilometers per liter. So dito nga po sa bagong motor na ito, yun po talaga ang isa sa pinagmamalaki nila. Matipid siya sa gasolina. Ang sukatan niyang gulong 90x90x12 sa harap at 100x80x12 naman sa likuran. At syempre parehas nga po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at drum brake pa din po sa likuran. Wala man siyang ABS pero meron naman siyang CBS or combi brake system. Na kapag piniga mo nga yung preno mo sa likuran, sumasabay po ng 30% yung preno mo sa harapan. Ang kanyang seat height ay mataas 770mm at 162mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 115kg. So medyo mabigat po ito ng kaunti kung ikukumpara doon sa Honda Click 125. Mapunta naman po tayo sa iba po niyang mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, medyo maganda rin talaga. Sapagkat ito nga po ay naka LED projector na. Tapos may pa DRL pa siya. Pero naka bulb type pa din po ang kanyang mga signal lights. Kung ikukumpara nga din po doon sa old model, mas malaki na rin talaga yung pinagbago niya. Mas lalo pa siyang gumanda. Yung sa gitna nga po, sa bigla ang tingin, para siyang mukha ni Iron Man. Kung sa bigla ang tingin lang naman. Ang kanyang gauge panel ito po ay naka full digital. At maganda nga din po yung pagkakadesign nila. Simple pero maganda. Kaso lang kung may kita nga po natin dito, hindi po siya naka keyless. Disusi pa din po siya. Na para sa akin nga po, okay lang naman. Wala namang problema dun. At katulad nga din po sa ibang mga Indian scooter, nasa likuran po yung kanyang gas tank cap. Kaya kapag nagpagas ka, dapat pumuesto ka talaga sa likuran. At isa nga din po sa kagandahan dito sa motor na ito, meron pa din po siyang kickstart. Yes po, kahit 2024 na nga po ngayon, meron pa din po siyang kickstart. Unlike sa ibang mga brand na tinatanggal na talaga nila yung mga kickstart. Samantalang dito sa bagong Hero Destiny 125, meron pa din siyang kickstart. At syempre, hindi po mawawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port. Yes po, meron po siyang USB charging port na para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo. Eh kasi nga, manonood ka pa ng Corn Hub. Pero dito,
para ka na lang ding nanood ng Cornhub. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa pambahagi nga po, ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng single shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Siyempre dahil ayokong mabitin ka, meron pang isa. Panigurado, wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagay ng Stallion. At good news mga brad, meron siyang ganun. Meron siyang lagayan ng Stallion. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse Check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong Red Horse. So therefore ang motor na ito ay talagang highly recommended. At regarding nga po dito sa presyo sa motor na ito, sa ngayon po hindi pa nila nilalabas. Pero kung titignan nga po natin yung presyo ng old model niya, ito po ay nagkakahalaga lamang ng 86,538 Indian rupees. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak lamang ng 57,000 pesos. O diba, medyo mababa talaga. Pero ayon naman po sa mga balibalita, itong bagong Destiny 125 medyo tataas daw doon sa 57,000 pesos. Oo, tataas yan, pero hindi naman talaga sigurong abot sa puntong sobrang taas. Kumbaga kung ano lang yung upgrade niya, yun lang din yung itataas niya. Doon po kasi sa kanila, abot kaya din talaga yung mga motor. Kumbaga kung ikukumpara yung presyohan ng India tsaka sa Pilipinas, di hamak na mas mura po yung mga motor doon sa kanila. Pero kung dumating man yung panahon na ilalabas siya dito sa Pilipinas, expect na rin natin na medyo tataas na yung presyo niya. Kasi kung titignan natin yung presyo ng Hero Zoom 110, 110cc lang yun, umabot na siya ng 69,900 pesos. Kaya itong Hero Destiny 125 na 125cc na, baka medyo tutungtong na sa 70,000 pesos pataas to. At kung mangyari man yun, sana makatarungan naman para naman masaya si Insan. So hanggang dito na lang muna mga brad, kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa ibaba. Okay, bye.